Hi guys! Welcome to my vlog! Ako nga po pala si Yessa, isang registered nurse sa Pilipinas at isang registered nurse dito sa Saudi Arabia. Sa ngayon, andito po ako sa Saudi. At ang purpose po ng vlog na ito ay para ma-share ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman bilang isang nurse sa mga usaping pangkalusugan, pangmag-asawa at pagbubuntis. At kung bago kayo sa channel na ito, pwede nyo pong subscribe ang ating channel at pwede nyo din pong i-like ang ating page sa Facebook para masundan nyo po ako sa mga topic na pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para pa rin po sa ating mga sising buntis. At ito ay ang mga dapat kainin ng isang buntis na nasa kanilang first trimester pa. Alam ko po mga sisi ng iba sa inyo ay hirap po sa pagkain ngayong kayo ay nasa inyong first trimester dahil ang iba po sa inyo ay nakakaranas ng matinding pagsusuka o morning sickness. Ngunit mga sisi, ang tamang pagkain po ngayong kayo ay buntis ay napakahalaga po para sa growth and development ni baby. Kaya ngayong araw na ito ay samahan niyo po akong alamin kung ano-ano nga bang mga pagkain ang dapat kainin ng isang buntis na nasa kanyang first trimester. Nurse Yessa, ilang calories po ba ang dapat para sa isang buntis na nasa kanyang first trimester? During sa inyong first trimester, ay maliit pa lamang ang energy ni baby. Kaya dapat nasa 2,000 calories a day ang dapat makain ni mommy. May mga ibang buntis na i-require ng kanilang doktor ng mas mataas konti na calories. Depende po sa inyong activity level. Nurse Yessa, ano-anong mga nutrients po ba ang kailangan ng isang buntis ngayong siya po ay nasa first trimester? Una ay ang folic acid. Ang folic acid ay pinakamahalagang micronutrient sa inyong first trimester. Dahil ang folic acid ay napakahalaga para maiwasan ang neural tube defects kay baby. Para makakuha ng recommended na daily dose per day, ay makakatulong ang pag-inom ng inyong folic acid na prenatal vitamins at samahan mo na ng pagkain ng oranges, strawberries, green leafy vegetables, kidney beans, nuts, and cauliflower. Pangalawa ay ang protein. Kailangan ito para sa development ng muscle ninyo ni baby at magsusupport sa growth ng inyong uterus. Siguraduhin mayroon kang 75 grams ng protein kada araw. Magandang source ng protein ay ang itlog at manok. Pangatlo ay ang calcium. Mahalaga ang calcium sa growth ng ngipin at bones ni baby. Since ang inyong baby will take calcium from your own stores, magiging prone ka sa osteoporosis at pagkasira ng ngipin. Mahalagang tanungin ninyo ang inyong doktor kung ilang amount ng calcium po ang kailangan ninyo. Magandang source ng calcium din ang milk, cheese, yogurt, green leafy vegetables. At pang-apat ay ang iron. Mahalaga ang iron ngayong kayo ay buntis dahil sa demand ng inyong lumalaking baby. Kasama ng pag-inom ninyo ng inyong iron prenatal vitamins, makakatulong din ang pagkain ng beef, chicken, eggs, and spinach para maiwasan ang anemia habang buntis. At panglima ay ang vitamin C. Ang pagkain ng mga prutas at gulay na gaya ng oranges, broccoli, and strawberries ay makakatulong sa pag-promote ng inyong bone and tissue development in your growing baby and help in absorption of iron. At pang-anim ay ang potassium. Mahalaga ito kasama ang sodium para matulungan ang katawan na ma-maintain ang proper fluid balance at ma-regulate ang blood pressure. Magandang source ng potassium ang banana at avocado. At pang-pito ay ang DHA, a key to omega-3 fatty acid. Makikita ang DHA sa mga low mercury content na mga isda gaya ng salmon at sardines. Mga pagkain para sa first trimester. Una ay ang yogurt. Mayroon itong calcium at protein na nakakatulong sa pagsuporta ng bone structure ng isang buntis. At pangalawang magandang kainin ng isang buntis sa kanyang first trimester ay ang banana. Magandang source ng potassium ang banana
at nakakatulong sa pagsusuka ng isang buntis. At pangatlo ay ang dairy products. Ngayong kayo ay buntis, ay kailangan ng katawan ng extra protein at calcium para sa pangangailangan ni baby. Makakatulong ang milk, yogurt at cheese. At pang-apat ay ang legumes. Ang beans at peanuts ay magandang source ng fiber, protein, iron, folate at calcium na kailangan ng katawan ng isang buntis. At panglima ay ang sweet potatoes. Ang kamote ay mayaman sa beta-carotene na isang plant compound that is converted to vitamin A in your body. Ang kamote ay mayaman din sa fiber na maganda para maiwasan ang constipation na common sa isang buntis. At pang-anim ay ang salmon. Ang salmon ay mayaman sa essential omega-3 fatty acid at magandang source ng vitamin D na mahalaga sa bone health and immune function. At pang-pito ay ang itlog. Ang itlog ay mayroong high quality of protein, fat, and many vitamins and minerals. Magandang source din ng choline ang itlog na kung saan mahalagang nutrients din in pregnancy. Maganda ang egg for baby's brain development and helps prevent developmental abnormalities of the brain and the spine. At pang-walo ay ang broccoli at ang dark green leafy vegetables. Ang broccoli at iba pang dark green leafy vegetables ay mayroong vitamin C, vitamin K, vitamin A, calcium, iron, folate, and potassium. Nakakatulong ito para sa constipation ng isang buntis. Ang mga gulay ay pinaniniwalaang nakaka-reduce ng risk ng low birth weight kay baby. At pang-siyam ay ang lean meats at protein. Lean beef, pork, and chickens are excellent source of high-quality protein. Ang beef at pork ay mayaman sa iron, choline, B vitamins na kung saan ay kailangan ng isang buntis. At pang-sampo ay ang berries. Ang mga berries ay mayroong nakapaloob na water, healthy carbs, vitamin C, fiber, and antioxidants. At panglabing isa ay ang avocado. Ang avocado ay maganda para sa isang buntis dahil mayroon itong fiber, B vitamins, especially folate, vitamin K, potassium, copper, vitamin E, at vitamin C. Ang healthy fat na nasa avocado ay nakakatulong sa pag-build ng skin, brain, and tissues ni baby. Nakakatulong ito para sa leg cramps dahil sa potassium. At panglabing dalawa ay ang water. Napakahalaga ng pag-inom ng 2 to 3 liters per day na tubig sa isang buntis para maiwasan ang dehydration. Nakakatulong din ito para maiwasan ang constipation na common sa isang buntis. Well, mga sisi, mahalaga pong alam po ninyo kung ano po ang mga dapat ninyong kainin ngayong kayo po ay nasa inyong first trimester para masigurado po ninyong healthy po kayo ni baby. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis ngayon at nasa inyong first trimester na, ay mas mabuti pong bisitahin ninyo ang ating playlist dito sa ating channel. May playlist po tayo regarding po sa first trimester na kung saan lahat po ng videos doon ay about po sa topic ng first trimester. Sana po ay bisitahin nyo ito at sana po ay makatulong sa inyo. At yun na nga po guys! Sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At ilike nyo po ang video na ito at isubscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow. At meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow. At masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day!